magsasampa ng kaso ang isang animal rights group sa mga nasa likod ng pamamaril sa ilang aso sa Marinduque. Ang nahuli kam na umano'y mass shooting sa mga aso, paglabag daw sa umiiral na Animal Welfare Act. Nakatutok si Oscar Oida. Ganun na lang daw ang pagkabigla ng mga taga Animal Kingdom Foundation nang matanggap nila ang mga litrato ng mga pinatay na aso sa pamamagitan ng pamamaril sa Buena Vista, Marinduque nitong August 11. Ayon sa post ng Animal Kingdom Foundation, ang mga patay na aso una raw isinurrender sa Marinduque Provincial Veterinary Office. When we found out na may shooting, that was I think the same day, we already contacted yung mga locals, yung mga tao doon, through another local group, no, and they confirmed that there was really shooting incidents, no, involving actually mass shooting dahil madaming dogs involved. Lalo daw silang nadismaya nang makita nila ang video na ito na kuha naman nitong July 28 sa may Buena Vista pa rin. Makikita dito ang isang lalaki nang barilin ang isang aso. Sadyang hindi namin ipapakita ng buo ang videong lubos na nakakabagabag. Ang pagkakasabi po sa amin ng testigo ay yun daw pong bumabaril na yun ay yun po yung provincial veterinarian nila. We were shocked, we were appalled by the incident, ano, kasi ang tagal na kasing kinakampanya ng mga animal welfare NGOs ang humane treatment of animals, lalo na sa mga impounding ng mga local government units. Sadly kasi also, no, this is not the first time that this happened in Marinduque. Kung tutuusin, ayon sa Animal Kingdom Foundation, may mga pagkakataon naman umano na pinapayagan talaga alinsunod sa Animal Welfare Act ang pagpatay sa mga aso. Katulad na lang sa usaping population control, pero may mga guidelines daw na dapat masunod. Dapat po ito ay gagawin lamang ng isang police or members ng Armed Forces of the Philippines, duly authorized and deputized by the local government unit at saka ng Bureau of Animal Industry. At ito ay dapat gawin away from public view. At the same time, dapat tinatarget ang ulo. Pero malinaw umuno sa naturang video na di nasunod ang tamang proseso. Hindi namatay kaagad yung aso. Pangalawa, makikita mo rin sa video na may biglang tumatakbong bata. That would only prove and goes to show na it was really done in public. Sa totoo lang po, napakarami pong spectators nung araw po na nangyari yung pagkukuha ng video. Paano pag nag-ricochet ang bala? Tamaan kung sino man yung mga nanonood. Nakausap ng GMA News si Buena Vista Mayor Nancy Madrigal at ayon sa kanya, wala siyang nalalaman patungkol sa umano'y mass shooting. Ang alam lang daw niya noon ay may mangyayaring pagbabakuna. Kalaunan, napag-alaman na lang daw niya sa kanilang mga barangay. Sabi naman po nila, isunurrender po mayor yon ng mga tao dahil hindi na rin daw po naman nila kayang pangalagaan at sobrang wild na at nakakakagat na itong mga aso. Mm-mm. So sila daw po ay nagawa ng waiver, pinapirma daw po nila. Hindi pa raw nakakausap ni Mayor ang kanilang provincial veterinarian, pero pinaiimbestiga na raw niya ang pangyayari. Desidido naman ang Animal Welfare Kingdom na magsampa ng kaso laban sa mga nasa likod ng anilay di makatarungang pagtrato sa mga aso. Oscar Oida, Nakatutok, 24 Oras. Ayon naman sa Provincial Legal Officer ng Marinduque, pinatawan ang kanilang gobernador ng 60 araw na preventive suspension ang provincial veterinarian na si Dr. Josue Victoria. Hinihikayat ding mag-submit ng affidavit at mga dokumento ang mga concerned group, pati na ang panig ni Dr. Victoria para magkaroon ng formal na investigasyon sa insidente. Sinusubukan pa po namin kunin ang panig ni Dr. Victoria pero ayaw pa niyang mag-komento.